So, ayan guys, nandito tayo ngayon sa Dr. A. Santos Avenue. Gulat ka ba? Hello guys, kung napanood nyo yung previous video natin is nag-review tayo at nag-unbox tayo ng ating nabiling intercom sa helmet, no? So for this video naman, iti-test natin yung intercom sa ating helmet kung maganda ang kanyang reception, no? Kung malinaw yung usapan at nagre-record sa ating camera, no? Habang nag-ride, no? So ito, na-install ko na yung sa half face. So ayun guys, ito yung mic niya. So nandito sa bandang gilid yung mga airface niya, dito sa magkabilang gilid ilalagay lang yan, ididikit lang naman siya guys. Tapos ito yung kanya module, dito yung module niya sa ikot, rechargeable yan at nadidetach lang yan kapag gusto mong i-charge. So paano to i-operate na demo ko na nung video ko, ilalagay ko na lang dito ang link sa description para mapanood nyo kung first time mong makabili ng ganitong intercom. No, again, cheap lang tong intercom na to, hindi ito mamahalin, no? Disclaimer doon sa mga mayroong intercom na medyo mamahalin. Ito is mumurahin lang to, no? The 2,039 lang, bili ko dito, dalawa na. No? So, pair na siya, kaya medyo cheap lang. Okay, so yan. Didetach lang to, nabubunot din itong kanyang plug ng kanyang headset. No, dito yung sa loob, nakadikit na. Ito sa dulo nito guys, no, sa dulo nitong mic, nilagyan ko to ng stick glue para kahit magpanay ang pihit-pihit natin, is hindi siya ma-detach basta-basta. No, at stable siya. Okay, so yan, waterproof naman siya. No, wala namang lulusutan ng tubig at saka na dito yung charger sa ilalim. Although mayroong ding cover na rubber. Okay, so sa left side ko siya nilagay. No? Sa full face naman, ito yun guys, no? Pang full face. Dito ko rin siya nilagay sa left side. No? Sa left side ko rin siya nilagay. Ano, notice nyo, ayan. Tapos, ito yung mount, ano natin, ng camera. No? Dito natin minamount yung camera. Same, sa magkabilang gilid din yung airface. Yung kanyang airbase. Tapos yung mic, dito ko siya nilagay. Dito ko nilagay sa unahan. No? So, titest natin ang mic ng aking camera. Dito ko nilagay guys, sa gilid. Katabi ng, kung makikita nyo, katabi ng airbase ng, ano, ng intercom. No? Para pag nagsasalita yung intercom, mas maririnig siya sa camera. Yung conversation is rinig sa ating camera. So, full face naman ito. Boses natin nandun din lang sa loob. So, maririnig pa rin ang ating boses. No? Kaya dito ko siya nilagay para hindi rin mano sa hangin. Okay? So, malalaman natin ang result nito guys kapag ka nag-test tayo. Okay? So, ayan. Diyan ko lang yan nilagay. Ito yung kanyang airbase. So, ito. Airpiece na yan. Dito lang siya nilagay. Tatanggal naman ito. Tatanggalin nyo lang. Ididikit lang yan. Madali lang guys. No, discover lang. Discover. Tapos ito, the same dito sa kabila. Tatanggalin lang natin itong ano, nakatouch lang yan. May butonis lang yan. Tapos ididikit lang natin yung airpiece. Tapos yung wire, i-cover na lang natin dito sa ilalim. Tatago lang natin. Okay, then dito, ididikit lang natin. So, ganyan lang. No? So, mayroon na tayong instant intercom. Then yung ating camera dito para sa documentations ng ating ride. Okay, so let's go guys. Test naman natin. Okay, so ayun guys, kasama ko ngayon si OBR ko para itesting natin yung intercom natin kung maganda ang sound or kung nagkakaintindihan kami habang nagta-travel. Okay, so ayan, dito ko siya nilagay sa left side dito guys. At naka-connect to sa camera guys kung magre-record pa rin yung boses natin. So yan, yan ang abangan nyo guys kung nagre-record yung boses natin sa ating camera. Yung conversation ng intercom. Okay, so isang camera lang kasi ang gamit ko ngayon, itong nasa unahan lang. So wala kasi akong camera sa harap.
Okay, so tara, samahan nyo kami guys. Try muna natin ang naka-close yung visor. Oh, si OBR ko naka-close. Naka-close visor mo? Yes po. Yan, sana naririnig tayo. Okay, bound to baklaran kami ngayon guys. Samahan nyo kami. Titesting natin yung ating intercom. Lakas ba yung boses ko dyan? Malakas. Malakas mong naririnig? Yes. Ha? Malakas po. So, hindi, pero may delay, no? Nga lang. May delay siya na konti. Hindi siya ganun ka, no? Accurate. Pero dahil siguro dun sa ano, siguro sa presyo. Hindi kasi mamahalin yung ating intercom. Pero okay na yun, no? Malaking bagay na. Hindi na masama yung delay. Importante malakas na naririnig. Sana naririnig nyo rin siya sa video kasi pinagtabi ko yung mic ng camera at saka airpiece ng ating ano, ang ating intercom para marinig ng video yung sasabihin ng ano mga nakakausap natin sa intercom. Okay, ang date ngayon is 27. December 27 guys, malapit na naman matapos ang taon. Siguro mamaya habang namimili tayo sa baklara, naka-ano tayo, naka-helmet para naririnig natin ang isa't isa. Paano masabi? Mga tao din doon. Kasi nakasulat sa ano, abot siya ng 30 meters eh. Ang kanyang range. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sabihin, maririnig pa rin yan. 30 meters, malayo yun. So, kaso, magmumuka tayong tanga dun sa ano. Nasa loob tayo ng mall, naka-helmet. Yun lang. Masabihin, hold-upper tayo. Yun tayo patatutay ng naka-helmet. Sabihin, riding in tandem to. Ayong tanggal ng ano, ng helmet. Masarap mag-ride sa Tagaytay. Ganitong ano. Walang kainit-init. Malamig pa nga. Ano yung kainin, di ba? Ano ba yung panahon? Parang ganito yung panahon. Last year? Parang naulan din yung hapon. Naulanan tayo dun sa Tagaytay. Pwede ba nga yung shortcut na gando? Oo, dun tayo dumaan sa Marcos ano Mansion. Yan, lakas ng ulan. Lakas ng ulan talaga. Ayun lang problema sa ganitong panahon kasi hindi pare-pareho na ganito. Mayroong mga lugar na malalakas ang ulan. Maganda tong intercom sa ano sa ganyang angkas kasi hindi mabuboring yung ano yung pasahero. Kung marunong makipagkwentuhan ng driver kahit kwentong barbero. Tanong lang, pwede bang magano? Pwede bang magkwentong barbero ang driver?